Hello guys, welcome sa ating channel. So ngayon guys, may naisip akong gawin. At gusto kong mag-grocery. Pero ang ipanggo-grocery lang natin ay sa halagang 2,000 pesos. Titingnan natin kung ilan ang at gaano kadami ang mabibili natin sa halagang 2,000 pesos. Iba-budget natin yun para magkasya, lalo-lalo na sa mga baon at saka mga gamit natin dito sa bahay. So, pupunta kami ngayon sa grocery para mamili. Pagkatapos, iho-haul natin yung mga nabili natin. Pero hindi na muna ako magbablog dun, guys. Pagdating na lang dito ninyo makikita yung nabili natin sa halagang 2,000 pesos. Yes. Kaya, intayin nyo guys. At pupunta kami muna sa grocery para mamili. Guys, nakauwi na kami dito sa bahay. At nakapamili na rin kami ng mga foods. Mga sabon, mga gamit sa kusina. Pinagkasya natin yung 2,000 pesos. Tingnan natin ngayon kung ano ang nabili natin sa halagang 2,000 pesos. Alam naman natin medyo mahal ang bilihin ngayon. Kaya tingnan natin kung na-budget natin at nakumpleto natin ngayon yung kailangan natin sa bahay. Pati mga baon ng mga bata. So, eto na. Eto na. Eto. Itong mga to na nandito. Yan yung mga nabili ko guys sa halagang 2,000 pesos. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa kung ano yun. Yung mga nabili ko na yun, ito yung usual na talagang ginagamit namin. At talagang, syempre, marami sa atin yung mga tight sa budget, kaya lahat budget talaga, ultimo sa pagkain, di ba? So ngayon, nag-align tayo ng budget na halagang 2,000. Titingnan natin kung nakumpleto ba natin yung nabili natin sa halagang 2,000 na yun. Kung meron na lahat na pangangailangan natin sa bahay. Yun. So guys, ito ang gagawin natin. Isa-isay natin ilabas. So una, syempre, ketchup. Sunod, syempre, toyo. And sunod, ito yung madalas na kinakain ng dalawang bagets ko pag umaga. Of course, hindi mawawala ang Coffee Mate. Yung kape, hindi na ako bumili kasi meron pa naman kaming stock dyan sa loob. Yan, Coffee Mate ulit. So, sunod, yung gatas. Maliit lang binili ko kasi meron pa silang gatas dun sa ano sa lalagyanan nila para ba pang emergency kasi hindi natin minsan malalaman, di ba? Minsan may time na wala tayong pera, so kailangan natin ng emergency, pang emergency na mga foods. So ito naman wala talaga siyang malaki, kaya ganito talaga ang mga binibili ko. Dalawang ganyan ang binili ko. So, ito pa. Mayonnaise. Favorite naman ng bunso ko. Si Lawrence Patis. And yung mga dilata. Yan. Diba? Sausage. Ayan. To. Minta. Century. Tomato sauce. Ayan. Selecta 45 milk. Tapos Dutch milk. Ito yung Alpine na sterilized.
Yan yung mga iniinom nila. Hindi ko sila binibigyan yung binibilihan na masyado ng mga tsokolate kasi mas gusto ko tong ano at mas okay kasi tong mga ganitong ano. Yung mga hindi mahilig uminom ng mga gatas, guys. Ito, recommend ko sa inyo. Maganda siya para sa mga bagets. Saka ito, inumin din yun. Tapos yan, choco syrup. Pag nag-hot cake, nagpapaluto sila ng hot cake. And then yung UFC chili sauce. Tapos yung mga biscuit. Hindi na ako bumibili ng malalaki, guys, kasi o yung maramihan. Hindi naman nila inauubos. Kaya ayoko nang bumili ng maramihan. Paisa-isa na lang para kasi minsan nagbabaon sila ng kanin sa umaga pagpapasok ng school. Tapos ito, ito ulit. Selecta milk pa rin. Mas maganda kasi, guys, na gatas ang painom nyo talaga sa mga anak nyo. Para ano, healthy sila. Tapos, mga ilang pirasong chocolates. Yan. Hindi ko rin kasi gano sila pinapakain ng chocolates at madali silang mamagaan ng lalamunan. Hay naku. Tapos, yung mga biskuit din na binabao nila. Chichirya, syempre, binibilang ko rin sila ng chichirya kasi syempre, bata, kailangan din nila yun. Kahit paminsan-minsan. Yan, magic flakes. Ay, magic flakes. Magic chips. To sa akin naman to, tortillas. To yung Coco Crunch. Mabilis kasi silang magsawa, guys. Ang mga bata, mabilis magsawa. Kaya, kung maaari, kung ano lang yung gusto nila, yun lang ang binibili ko. Kasi, may time na hindi naman nila nauubos. Nasasayang lang, diba? Sayang din. So, ito pa, Mr. Chips. Magic Flakes ulit. Ibang flavor naman. So, Happy Peanut. Bread Pan. Dalawa kasi sila eh. Kaya, dalawa lagi ng dalawa ang binibili ko, guys. Chippy. Mangwan. Oh, bread pan. Dalawa ulit yan. Yan, isa pang bread pan. Switchy. Sa mga ano naman, sa mga chicheria, guys, kanya-kanya sila ng gusto. Pinapipili ko sila kung anong gusto nila. Tapos pareho silang meron. Kaya, hindi sila nag-aaway. So, ito. Cookie Bite. Sa Lemon Square. Ang baon din. Yan. Mga ganito lang kaliliit. Kasi, minsan hindi nila kinakain. Nasasayang, inuuwi pa minsan dito. Lalo na yung bunso ko. Talagang inuuwi niya. Ito ulit. Coco Crunch. Si ate kasi laging ubos ang pagkain. Ito, yung isang birch tree pa. So, ito pa. Pambaon din nila. And then, ito pa, pambaon din nila. Ano naman, chocolate. Yung nauna, cheese flavor naman. Yan, maliit na Quaker Oats. Kasi, nagsasawa na daw sila. So, maliit na lang binili ko. Pang almusal-almusal din ba nila? Pag umaga. Bago papasok. Mga ganun. Ayan, Oreo na maliit din. Asukal naman. Siyempre, kailangan din natin ng asukal. Diba, pang timpla-timpla ng kape. Tapos guys, ito. Ito ang mantika naman namin. So, naubos na natin guys yung dalawang plastic. Dito naman tayo sa sabon at saka sa mga shampoo. Yan. So, ito. Shampoo. Bumili kami. 12 pieces. Then, yung Charmina panty liner. Isang pulbo. Yan. Surf. Popcorn. Itong binili ko naman na sabon na to pang isang linggo lang yan, guys.
Surfloat. Tapos itong gamit naming sabon, Champion. Maganda naman kasi siya eh. Tapos bumili lang din ako ng, syempre ang budget mo lang 2,000 guys. Pinagkasya ko lang yung 2,000. So ito, bumili pa ako ng sabon natin. Safeguard pa. Iba-ibang klase. Pero mga antibacterial lahat yun. Tapos Champion pa ulit. Gulay. Nagamitin ko din sa challenge nilang dalawa. So, ito. Ang palaya. At maliit lang na cauliflower. Butter. So, yun. Yun lang ang nabili natin, guys. So, ngayon, guys, natapos na rin tayo sa ating pag-haul ng grocery. So, nakita naman natin kung ano yung mga nabili lang natin sa halaga na 2,000 pesos. So, medyo maliit na para sa ngayon na pamumuhay natin, di ba? Kasi, syempre, mataas na ang bilihin talaga ngayon. So, talagang konti na lang talaga mabibili mo. Sa, lalo na sa 1,000 pesos, di ba? So, ngayon, naipakita ko sa inyo kung ano-ano lang yung mga nabili namin. Marami-rami na rin siya, pero hindi pa rin siya totally talaga kumpleto. May ilan-ilan pa rin syempre na kulang. So, isipin natin yung iba na talagang maliit yung budget nila. Kung paano nila napagkakasya yung budget nila sa araw-araw, di ba? So, syempre, maswerte na rin tayo dahil at least kahit pa paano, 2,000 pesos, marami na rin tayo nabili. So, yun lang. Salamat sa inyong panonood. So, sa susunod ulit na video, don't forget to subscribe and click that tiny bell para updated kayo sa aking mga video. Bye-bye!